Mahigit 21 milyong pisong halaga ng mga misdeclared at undervalued goods mula China, Hong Kong at Singapore ang naharang ng Bureau of Customs o BOC. Isa sa mga produktong nakumpiska ng BOC ay bigas na walang permit mula sa National Food Authority. May report si Dominic Guamo. Naharang ng Bureau of Customs ang siyam na 40-footer container vans na naglalaman ng mga misdeclared at undervalued na produkto. Aabot sa 21.5 million pesos ang halaga ng mga kontrabandong nakumpiska ng ahensya na nanggaling sa China, samantalang 8 million pesos naman ang estimated value ng galing sa Hong Kong at Singapore. Business kasi yan, the more profit. The profit oriented sila eh. So they want more profit. Then they under-declare yung or undervalue yung mga declarations nila. Kabilang sa mga consignee ng mga kargamento ay ang IT Malincot Trading Corporation, Abundance Prime Chemicals Trading Corporation, Archerso Trading, Santo Niño Marketing, Fastworth Marketing, Chuanshun Electric Incorporated at Epad Freight Forwarder. Unang idineklara bilang mga grocery items, glass cups, bottles, mugs, wheel rims, mga sapatos at general merchandise, pero napag-alaman ng mga otoridad na ang laman nito ay mga air freshener, toothpaste, shampoo, makeups at vape. Ayon sa BOC, walang permit ang mga ito mula sa Food and Drugs Administration. Dagdag pa riyan ang mga undeclared na bigas na wala namang National Food Authority permit. The rice will be auctioned. It will be auctioned through NFA. May natagpo ang ding white powder sa loob ng container ng Abundance Prime pero nagnegatibo naman ito sa illegal na droga. Idineklara naman ng mga consignee galing Hong Kong at Singapore mga kargamento bilang mga personal na gamit at transformers sa halip na ukay-ukay at kagamitan sa opisina. Inisyuhan na ng Office of the District Collector ang mga consignee ng warrant of seizure and detention dahil sa misdeclaration, misclarification at undervaluation ng mga produkto. Sususpendihin din ang accreditation ng mga consignee at pagkatapos ng imbestigasyon ay posibleng i-revoke ito ng ahensya. Siniguro ni BOC Commissioner Isidro La Peña na hindi titigil ang ahensya sa kanilang kampanya laban sa smuggling at tuloy-tuloy ang inspeksyon 1 hanggang 2 beses kada linggo. Dominic Guamos para sa Bayan.